Hello guys, this is Ikem Rosales and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel na ito, don't forget to hit the red subscribe button and click the notification bell para updated ka sa aking mga latest video. Ayan mga guys, marami ang nagtatanong at marami ang nagtataka bakit daw sila nababawasan mga guys. Actually, hindi siya nababawasan. So since ang ating YouTube revenue sa ating YouTube sa YT Studio channel is estimated, so may tendency na mabawasan niya ng centavo, not actually the $1, $2, kasi before I was wondering and I was deducted $17 and I am planning to stop YouTubing. Ayan, mag-i-stop na ako sa aking pag-YT nung nalaman ko na nabawasan ako ng $17. But actually hindi siya nabawasan talaga, kasi yung aking channel or aking channel nga is na-monetize siya ng November and nabawasan siya ng December. So automatically mababawasan talaga, kasi ang ating YouTube studio natin is naka set siya ng 28 days doon sa ating revenue. So mga guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-check and paano malalaman na kung nabawasan nga talaga or hindi. Actually para sa akin, hindi siya totally nababawasan, kasi nga nandun lang siya. Maybe nabawasan siya dun sa ating studio, YouTube studio, pero hindi naman siya nabawas dun sa ating pinakang lifetime. Kumbaga is nawala lang siya dun sa range ng 1 to 28 days. Ayun. Kapag lumampas dun sa 28 days, mawawala na yung kinita natin dun sa loob ng isang araw. So, mapupunta yan dun kung saan siya pupunta. Pero naandun lang siya, guys. Kaya, huwag kayong matakot and huwag kayong mabahala kung nababawasan kayo ng revenue. Kasi, merong proper way para i-check yung ating revenue. Ayan. So, here's the tour. Ituturo ko kayo yung paano natin makikita ang ating revenue. Ayan. See you guys! Hello guys! Welcome back to my channel. So, ito ituturo ko na kayo kung paano natin makikita ang ating revenue na akala natin is nawawala. So, nandito tayo sa ating home. Ayan. So, kiklik natin itong YT Studio. Ayan. YT Studio, ayan, makikita ninyo na meron na akong, ayan o, kung ano yung nakikita nyo, may estimated revenue ko. So, i-click natin itong view more, ayan. View more, ayan, makikita mo yung real-time views, ating watch time minutes, and views. Average view duration, ayan, mga ilang minuto sila nag-stay sa ating bahay. Yung subscriber, click natin tong your estimated revenue. Ayan, click natin yan and i-direct niya tayo dito sa graph na ito. Ayan, so set na, naka-set siya sa 28 days, nakikita niya dito sa taas. Your estimated revenue last 28 days. Oh, ayan. So, andyan yung graphs and i-click natin tong arrow down. Ayan, yung arrow down. Ayan, makikita nyo last 7 days, last 28 days, last 90 days, last 365 days, and blah blah blah, and so on and so forth. So, i-click natin itong lifetime. Ayan. So, pag-click mo yung lifetime, ayan. Yan yung lalabas. Yan yung pinakang total na akala natin is nawawala sa ating channel. So ngayon, maliwanag na ba guys na hindi tayo nawawalan? Pero kung may mabawas man dyan is konti lang. Ayun, balik na tayo dun guys. So yun, nakita nyo na kung paano mag-check. So there's another way to check yung ating revenue gamit sa